Bumulak patungo ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal ang multi-mission offshore vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Bangkaw. Ito ay para sa isasagawang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga mangingisda roon. 120 nautical miles ang layo ng Baho de Masinloc mula sa mainland Luzon, pasok sa 200 nautical miles ng ating exclusive economic zone. Nitong Martes, at 19 ng Setyembre, umalis ang barko sa kayang mga crew ng BIFAR at PCG, kasama ang ilang kawaninang media. 18 oras ang magiging biyahe natin patungong Scarborough Shoal. Alas 2 ng hapon nang umalis itong sinasakyan nating barko ng BIFAR ang BRP Datu Bangkaw mula sa Port Capimpin sa Bataan. Pasado alas 6 ng umaga ng Miyerkules, medyo malapit na ang BRP Datu Bangkaw sa destinasyon. Dito na rin namataan ang isang barko ng China Coast Guard na may bow number 3105 at tila nakaabang. 17 nautical miles pa ang layo natin mula sa Scarborough Shoal. Pero dito pa lang, makikita na natin ang presensya ng China Coast Guard. Sinundan ang nasabing barko ng CCG ang BRP Datu Bangkaw hanggang sa nagbato na ito ng radio challenge na sinagot naman ng BIFAR. Please inform your purpose and following plan. Over. This Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, MMOV 3004. You do not interfere with our activities here inside the Philippine waters. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Please review your chart and please stay clear of our road. Over. Patuloy na sinundan ng CCG vessel ang barko ng BIFAR hanggang sa may sumunod na isa pang barko. Mayroon ding tatlo pang CCG vessel ang nasa bisinidad. Isang beses nag-dangerous maneuver ang barko ng China sa harap ng BRP Datu Bangkaw. Kasabay naman sa paglalayag ang Cessna caravan plane ng BIFAR na nag-maritime patrol at may pagkakataon pang lumipad sa ibabaw ng barko ng China. Habang mas papalapit, may mga lumalabas na ring fishing boat ng mga Pinoy at isa sa mga ito ay dinaanan at tila hinarangan pa ang CCG vessel. Nakarating ang BRP Datu Bangkaw pasado alas 8 ng umaga at nag-angkla malapit sa Baho de Masinloc. Dali-daling naglapitan ang maraming bangka ng mga mangingisdang Pinoy. Dito ay binigyan sila ng BIFAR ng libreng diesel at grocery items. 3 hanggang 4 na araw, mananatili itong barko ng BIFAR dito para nga maghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino na nandito. May kita ba natin na maraming mangingisda yung lumapit sa barko ng BIFAR? Ipinagpasalamat ito ng mga mangingisda, lalo't malaking bagay ito para makapanatili pa sila ng mas matagal at makahuli ng karagdagang isda. Laking tulong po sa amin na nabawasan po yung starting namin, ganun kasi nagbibigay sa puro sila ng diesel. Nagpapasalamat din po kami sa kanila lahat. Tuwang-tuwa po kami, nakasunod na po kami sa inyo, sir. Nakabuntot na po kami papunta rito. Kasi alam niyo may tulong. Apo, apo, sir. May alam namin na may tulong na parating sa amin, kaya sumunod na rin po kami. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga barko ng China, naging matagumpay ang resupply mission. Ayon sa PCG, katunayan lang ito na hindi tuluyang nawalan ng kontrol ang Pilipinas sa Scarborough Shoal at na natili ang suporta ng gobyerno sa mga mangingisda. We were successful in breaking the so-called territorial limit of the Chinese Coast Guard, disallowing government vessels from entering Baho de Masinloc. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel anchored with a distance of only 300 meters away from Baho de Masinloc. So in short, we are that close, no? Makikita naman ang paglalagay ng China Coast Guard ng floating barrier sa entrada ng Scarborough Shoal. Tinatayang nasa 300 metro ang haba nito, bagay na kinukondena ng PCG at BIFAR dahil napipigilan nito ang mga mangingisda sa pagpasok sa loob ng bahura. Ang paghabol ng CCG sa ating mga mangingisdang Pilipino sa loob ng Scarborough Shoal ang natuklasan sa ilalim ng floating barrier na inilagay ng China at iba pang hamong kinaharap ng ating mga mangingisda. Abangan
sa ikalawang bahagi ng aking report ngayong Lunes sa Ulat Bayan. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.